Hello guys! Welcome to my channel and today, ang share ko sa video na ito ay kung paano ang introvert or mahihiyain na tao naging vlogger, di ba? Possible yun. Kaya, mas maigi na panoorin mo ang video ko hanggang sa matapos ito para makakuha ka ng tip kung paano nga ba ako naging vlogger na isang mahihiyain, alup, gusto ko ba? At minsan dinatawag pa nila akong noon, nung mga classmate ko na meron ako daw akong sariling mundo. Kasi, hindi talaga ako nakikipag-usap sa kanila. Mas gusto ko mag-isa lang or parang loner ka lang. Ganun yung personality ko. So, ako rin hindi ko rin expected na mag-vlog ako sa inyo or gagawa ako ng mga video. Hindi ko rin expected. Wala akong idea kung paano mag-vlog. Hindi ko nga alam kung paano mag-upload ng video sa YouTube. Puro lang ako nanood ng tutorial sa YouTube, kaya ako natutong mag-vlog. Pero actually, hindi ko nga hanggang ngayon, parang hindi ko pa na-internalize sa sarili ko na isa akong vlogger. YouTuber pwede pa yung mag-upload lang ng videos, pero yung i-claim ko sa sarili ko na vlogger, parang hindi ko pa ganun natatanggap yung sarili ko. Kasi sobrang kahit ngayon, pag magla-live ako sa YouTube, andun pa rin yung ano ko eh, yung parang niilang pa rin ako sa camera. Nag-start ako mag-upload ng first video ko sa YouTube is last year. So, mag-one year na ako nag-start mag-YouTube. And, yung na-hit ko yung 1,000 subscriber ko in 3 weeks. Sobrang, syempre paghihirapan mo kung paano ka dumami yung subscriber mo. Yung channel ko sa loob din naman ng 3 months. Yun, 3 months. Masyado kong minarali kasi gusto ko at least mag-upload ako ng videos. Meron ka ng revenue. Kesa upload ka ng upload, parang wala pang revenue. So, minarali ko yun. Minarali ko yung watch hour para mamonetize agad yung channel ko. Pero dapat, huwag mo madiliin yung watch hour mo kasi doon mo makukuha yung mga organic subscriber mo na hindi mo minabadali ang watch hour mo. Kasi malaking impact yon pag na-monetize na yung channel mo. So, huwag kang mahiya kung meron ka mga idea na gusto mong i-upload sa YouTube para ipakita sa ibang tao. Pwede naman na gumawa ka ng video na hindi lalabas yung mukha mo na katulad ng ibang vlogger talagang mula sa start hanggang sa matapos nandun yung mukha nila. Ako, hanggat maaari na ayoko lumabas sa camera. Meron akong mga video na ginawa na ang maririnig, hindi nila makikita yung mukha ko or yung boses ko. Iba misa, ibang boses ang ginagamit ko. Kasi parang hindi kasi ako ganun kakomportable na magsalita sa camera. Pero, by God's grace, nakita ko yung purpose ng Lord na kung bakit ako napasok sa media. Noon na hindi ko rin alam kung ano yung purpose ko, wala lang, parang ganun lang. Pero na nag-upload lang ako ng video dahil sa mga yung mga akyat namin sa mga tribes, sa mga bundok, yung sa mga dumagat. Yun na inspired ako ni upload yung YouTube video ko. Yun yung doon ako nag-start na i-upload yung mga video at gumawa ng marami pang video. And pinalad naman na ma-monetize yung channel ko. Yun nga lang, napakabilis kasi minadali ko. Ayun. Pero, ang isang bagay din na nagustuhan ko sa pag-YouTube is nagkaroon ako ng maraming kaibigan, lalo na sa ibang bansa. Kasi dito sa Pinas, hindi na ako masyadong lumalabas, hindi na ako masyadong nakikipagkaibigan, lagi na lang sa church. Pero at least sa YouTube, parang nakakonect ako sa iba't ibang bansa. Sa Russia, sa Korea, meron mga akong naging friends. Dumami yung mga friendship ko. At marami akong nakilalang tao. Marami rin akong na-meet na talagang magagaling pagdating sa pag-YouTube and sa kanila, yung mga mentor ko, na sila yung nagtumutulong para kung paano palaguin yung channel mo. Kaya ako, mahilig ako nung umatin ng live stream. Doon ako natuto sa mga live stream. Kasi yung mga YouTuber na nagbablog, sa live stream nila, pag pumasok ka doon, syempre nag-share sila ng mga tips, ng mga idea, kung ano yung, lalo na't wala kang alam pa sa YouTube,
kung paano patakbuhin yung YouTube channel mo, sa kanila marami kang malalaman, marami kang matututunan. Dahil siyempre, matatagal na sila sa YouTube industry, so alam na nila yung mga pasiko-siko sa YouTube. At doon ako din natuto sa kanila, sa aking mga mentors. Kaya shout out yung mga mentors ko dyan. Shout out sa inyo. And sobrang natutuwa ako dahil naging part ako ng YouTube at pinalad naman na naging monetized channel ako. At isa rin sa na natutunan ko is yung maging influencer ka. As a Christian tayo, ambassador of Christ. We are the ambassador of Christ. So, ginagamit ko yung YouTube channel to influence others para i-share yung gospel. Actually, may naisip ako mga content sa YouTube channel ko. Kaso, naisip ko rin na syempre pag ginamit ko ang Word of God sa channel ko, alam ko hindi ganon papatok kasi syempre Word of God, di ba parang pagka ano, iniisip nila, influential mo sila about sa religion. Pero sa akin, gusto ko ma-spread ang gospel through sa mga videos na mga na-upload ko or sa mga live stream na pwede kang mag-share ng knowledge mo about the Word of God. So, malaking bagay ang multimedia na naging part ako ng YouTube kasi doon ako na-train para humarap sa camera. Alam niyo yung first live stream ko. Siguro after 1 hour bago ako lumabas sa camera. Naka-live siya pero hindi ako lumalabas sa camera. After one hour bago ako lumabas sa camera para magsalita. Pero nang time na yun, na-overcome ko yung fear ko sa camera. Hindi ko makakalimutan na maraming tumulong sa akin. Na lumabas ka talaga. Pinipilit na ako lumabas. And lumabas ako sa camera noon. Hindi pa ako nakatingin. Dito ako nakatingin na dyan yung camera. Pero doon, na-train ako para humarap sa ibang tao. Kasi hindi ko kilala. Maging sa iba't iba yung language nila. And marami ako naging friends talaga. Natutuwa ako. Nagkaroon ako ng friends sa mga sa Russian, alam niyo naman yung mga Muslim country. Alam niyo po na sila pa po yung ginamit ng Lord para madali ako ma-monetize sa loob ng 3 months. Kasi lagi nila akong piniplay all na nagpiplay sila 24/7. So, grabe yung support nila sa akin. Na hindi ko rin ine-expect na... Siyempre, noon nga ang expected ko ang support sa akin yung sa church. Kasi siyempre marami sa church, diba? Pero hindi naman lahat may wifi, hindi naman lahat may data, lahat ng friends ko, ganun. Pero sila yung tumulong sa akin, yung mga nakakatuwa. Sobrang grabe yung ginawa ng Lord sa aking YouTube channel na marami akong natutunan and marami din akong na-meet na tao na sa pag-share mo ng gospel na even though na iba yung belief nila, pero they accept the Lord Jesus because sinishare mo yung gospel through sa mga videos mo. Maraming one time meron ako na shiran na tinanong ko siya, ano siya yun nga na M din na, pero inaccept pa rin niya si Lord Jesus as their personal savior. And maraming nag-a-ask ng prayer request, nagsasend sila ng prayer request na ganito, na ganyan, mga healing and yung mga may sakit, di ba? So, through sa mga ganon, sa maliit na bagay, kaya natin maliit lang, pero nakakatulong tayo sa kanila. Nakakapagbigay tayo ng encouragement sa kanila, ng Word of God sa kanila, na spread natin ang gospel through all over the world. Hindi lang dito sa Pilipinas. Kasi, siyempre, pag YouTube ka, ano yan, worldwide eh. Siyempre, ang Facebook kasi may mga countries na walang Facebook. May mga country na hindi sila gumagamit ng Facebook. Pero ang YouTube is worldwide. So, mas malaki yung impact man o yung chances mo na mas, yun nga lang, kailangan English, syempre. Kaya kahit ako, medyo ang English ko barok, okay lang, ganun. Kinikerry lang. Kasi, syempre, hindi mo nila maintindihan kung masasalita ka ng Tagalog. So, ang makukuha mo lang ng viewers is dito lang sa Pilipinas. Pero, unlike na nagsasalita ka ng English, ngayon, nagsasalita ako Tagalog kasi kailangan din. Dapat, pwede mo rin i-translate, magkaroon ka ng caption or translation sa baba
na itatranslate mo yung sinasabi mo in English para mas mapanood din nila global yung videos mo. So, kung ano yung mga hilig mo na gawin, like kumanta, yun ang i-upload mo ng video, magaling ka mag-drawing, yun ang i-upload mo ng video, magaling ka magsalita or mag-encourage sa mga tao, yun ang gawin mong content. Maraming pwede, iba't-ibang content na pwedeng gawin sa YouTube na para mag-inspire ka ng ibang tao. And dapat alam mo rin kung ano yung purpose mo, kung bakit pumasok ka sa YouTube, kung ano ba yung, kung gusto mo ba bang sumikat, or gusto mo bang makilala, or gusto mong ma-expose sa iba't ibang tao, or gusto mong mag-influence through sa mga video na ginagawa mo, or gusto mong mag-inspire ng mga tao through Word of God. Dapat alam mo yung purpose mo kung bakit ka magbablog, kung bakit ka mag-upload ng video sa YouTube. And may standard din si YouTube para ma-monetize ang channel mo. Mayroon din siyang mga pinipili na content, hindi lahat ng content inaalaw niya para ma-monetize ang channel mo. Pero, kaya yan, maging positive ka lang ako. By God's grace lang talaga yon yung ginawa sa akin ng Lord. Hindi ko rin ina-expect yun. Kasi kung sa akin lang, wala akong any idea. Pero, the Lord, siya yung nag-guide, siya yung tumulong para ito, maging monetize yung channel. And syempre, kinikredit ko lahat ng yon kay Lord kasi without the wisdom of God and the knowledge and guidance of the Lord, wala. Hindi rin ako magiging part ng YouTube. But kaya ang lahat ng glory, binabalik yun sa Lord. And yung strength, yung alam mo yung lakas ng loob, hindi yan sa akin galing kasi kung sa akin lang, pipiliin ko na lang na huwag humarap sa camera. Pero yung strength, yung boldness na binibigay, yung courage na binibigay ng Lord sa akin para humarap sa inyo at magsalita is because of God. It's all about the Lord talaga. Kaya lahat ng glory binabalik ko sa Lord because of God talaga. And kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking channel, so mag-subscribe ka na para updated ka sa mga next upload ko and hit the notification bell para mag-notification yung mga new uploads na i-upload ko para magkaroon kayo ng mga tips kung paano pa palalaguin ang inyong channel. So, God bless us all. Thank you!